humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Another farm visit na naman tayo mga ka-agree. Nandito tayo ngayon sa Villegas Agricultural Farm Training Center Association Incorporated. Alamin natin kung anong mga atraksyon ang pwedeng makita dito at kung paano ang tamang pagproseso ng vermicomposting at vermiculture. Dito yan sa Agria ka dyan. Doc, may kasama po ako at ang ating kasama ay siya po ang nagmamay-ari nitong farm, Villegas Agricultural Farm Training Center Association Incorporated dito po sa Makatbong Kabanatuan. Yan. Si Sir din po ay architecture graduate. Siya din po ay member ng Philippine Mason. Member din po siya ng Rotary Club Kabanatuan. Siya din po ay member ng Order of Eagles. Ayan, yan. At lastly, siya po ay farmer by heart. Ayan, Doc. Siya po si Sir Fred Slander M. Villegas. Sir, hello po. Good morning, Doc. Good morning po sa ating mga nakikinig. Good morning sa inyong dalawa. Naiwanan nyo na naman ako, ah. Kayo nasa akpal dyan, ah. Nakakaingit, ah. Dito na, ang aming pong background ay medyo may pagkabukid ang dating. Yeah, yun ang hinahanap. Doc, mamaya magtutour tayo. Ayan, Doc, tutuloy-tuloy na natin ang usapan. Pag-uusapan pa rin po natin ang vermi. Ito po ay kasama pa rin po sa ating series about vermiculture and vermicomposting. Last time po may nakausap tayo from Tanay Rizal. Ngayon naman, ito ay galing sa aming talagang lugar na Nueva Ecija. Pag-uusapan pa rin po natin vermiculture, vermicompost, all about vermi. Sir. Teka muna, Amy. Oh, yes, Doc. Amy, teka muna. Bakit naman napasok yung kaibigan natin na yan? Arkitekto, parang napasok yan sa agrikultura. Okay, parang napakalayo, ano? Opo. Oh, layo, ah. Bakit? Paano, Sir Fred? Okay, Doc. Bigyan ko lang po kayo ng konting background or brief history po ng farm or yung aming bukit. So, ito po ay nag-start noong pang 2000. Pero nag-start po ako mag-organic since 2010. So, more or less, 11 years na po kami nagpa-practice ng organic farming. So ito pong Farm Villegas ay nag-start po talaga na isang bukit. So ito po ay conventional farming pa po ang pinapractice namin noon. Talagang puro chemicals. So then nung nagkasakit yung aking nanay, cancer, so dito ako nag-isip na mag-divert into organic farming. Kasi parang ang sabi ko, parang nung unang panahon, hindi naman gumagamit ng mga ganitong mga chemicals, pero ang buhay ng tao talaga ang tatagal, naman. So ito po ay binuo ko dahil na rin doon sa isang pangarap. Ano po? Ito po ay nabuo rin dahil doon sa laro, sa virtual game na Farmville. Ano po? So nag-jive naman po doon sa aming pangalan na Farm Villegas. So yun po ang kagandahan. Ang Farmville po kasi, ito ay virtual game, nilalaro ng mga anak ko noon since ang Farmville po ay maayos, segregated yung mga hayop, yung gulay, iba-iba yung lugar talagang masinop na masinop at malinis. So ito po yung naging aking parang idea para po naman dun sa setup ng bukid. Yun po yung naging konting istorya. Then, yung mga nangakaraang panahon, nakita ng mga kaibigan namin na nagkakaroon ng development na itong farm. So, may mga nag-alok na po sa akin na why hindi natin ipasok sa ganito. So, may mga nagpa-accredit na sa akin, nag-accredit na. Dinala rin na dito yung mga agencies na nag-accredit nung sa pamagitan nung kanilang, akin daw at kanilang nalalaman. So, na-accredit po ang farm. So, ang aming farm po ngayon ay accredited na po ng Department of Tourism. So, tourism site po kami as farm tourism.
Ang amin din pong farm ay accredited na po ng Agricultural Training Institute. So pag may mga nagte-training or training yung mga cities, yung mga ating city hall, yung ating mga bayan-bayan, pwede pong ganapin dito through dun sa Agricultural Training Institute. So ang isa pa pong maganda po ngayon, ang amin pong farm ay isa ng farm school ng TESDA. So isa na po kami accredited ng TESDA. Technical Vocational Institution na po kami. So ang amin pa lang pong unang-unang kurso at unang-una pa rin po kami sa Nueva Ecija, ito po ay ang Organic Agriculture Production NC2. So yun po yung itinuturo namin ngayon dito sa farm. So makikita natin dito may mga estudyante daily po yan, may mga nagpupunta para mag-aral. Ito po yung talagang pangarap po, ipalaganap po ang organikong pagsasaka sa Pilipinas. Yan lang po yung aking maikukwento tungkol sa history ng aming farm. So pagdating naman po dun sa kung parang para ang layo, di po ba? Ang layo ng aking profession doon sa naging aking kagustuhan sa pagbubukid. Actually po, ang aking pong tatay ay isang magsasaka. Kaya lang po, ang tatay ko talagang chemically based. So sabi ko, pag ako ang nag-manage na nakabukid, babaguhin ko po talaga. Marami akong gustong baguhin. So from then, yung profession ko, since nasa construction po ako, akala nila malayo pero hindi po, napakalapit po nung para sa akin po, ha, sa akin paliwanag. Dahil po ang agrikultura at arkitektura, akin ko pong pinagsama. So ang nag-come up nga po kami sa pangalan ng farm ngayon na Villegas Agritectural. So bakit agritectural? Ito po yung pinagsamang passion and profession. So ang aking pong passion talaga is yung farming or agriculture. Then aking profession is architecture. Pinagsama ko po ito ngayon. So makikita niyo po ngayon dito sa farm, ang design po ng aming farm ay kakaiba. Dahil mostly na ginagamit namin po rito mga recycled materials. At mostly yung mga sobrang gamit ko po sa construction, nagagamit po namin dito na sa aming farm. Yun po yung konting istorya ng aming bukid. Pagdating po dun sa sinasabi nila na parang malayo daw, pero napakalapit po. So, dun sa kurso namin na Organic Agriculture sa TESDA, isa yan sa mga subject o yung tinatawag natin, pinag-aaralan. Okay? So, ang tawag namin dyan is Produce Organic Fertilizer. So, ito na nga yung vermiculture or vermicomposting. Ano po? Sa vermicomposting, ito po yung tinatawag na pagpaparami ng pataba or ipot ng bulate. While in vermiculture, ito yung pagpaparami naman ng bulate or yung African light color. So dito, makikita nyo dito sa setup ng aming farm, meron kaming tinatawag dyan na mga vermi feeding beds. Ito yung mga pakainan. So doon ka man nagpaparami ng mga ipot ng bulate. So yun yung vermicomposting nga, yung pataba. Pagdating naman dito sa isa, yung vermiculture, andun naman yung paanakan na tinatawag namin. So andyan yung pagpaparami ng bulate. Para kung gusto mong magbenta, kasi maraming kumukuha talaga dito, hindi ako magbebenta kasi kulang pa kami. Sa dami ng aming beds. So we have more than 100 beds. So yun yung para maparami mo yung pataba. Kasi may mga kumukuha dito, 40 bags, 30 bags. Ah, so yung pataba po ay binebenta namin. Na. Okay. So pwera pa igamit namin dito sa farm na libre na kami. Okay, so ang vermi, sa vermi culture, siyempre sila yung mga bulate or African night glory, meron silang buhay. So gaya ng tao, meron tayong tinatawag na basic necessity. So sa tao, we have three basic necessity, di ba? Ito yung food, then yung shelter, then ito yung clothing, yung number, yung last. So sa atin, doon sa tatlo, alisin mo naman dito yung clothing dahil wala naman silang damit eh. ang mga bulate. So they need the two basic necessity, ito yung kanilang pagkain at yung kanilang bahay. So meron tayong tinatawag na mga vermi beds. Actually, ganun din sa mga microorganism. Meron din silang basic necessity, dalawa lang din, food and shelter. So dito tayo ngayon sa African Nightcrawler. So doon pa lang sa paggawa ng kanilang pagkain, kasi ginagawa natin sila ng pagkain eh. Meron akong tinatawag ditong lutuan, so dito na nagamit yung aking profession. Meron silang kitchen, and meron silang dining. So makikita mo dyan sa gawin na yan, andyan yung kanilang kitchen. Dito natin pinoprocess yung kanilang pagkain.
So meron ako diyang composting area. Doon sa composting area pa lang, maingat na maingat ka na siyempre doon sa paglalagay ng kanilang mga pagkain na yan. So sa pagkain na yan, saan namin kinukuha? So dito dati, ako ay kumukuha pa sa labas kasi nga nagsisimula pa lang ako noon. So ngayon, sa dami na nung aking halaman, mga tanim, pati nga yung dahon ng nyug na dating hindi napapakinabangan, na dumami na nga ng dumami, ngayon napapakinabangan na ng aking mga alagang bulate. So yun, nakakakuha na rin kami ng pagkain. So dito, sa bukid pa lang, andyan lang nanggagaling ang kanilang mga pagkain. At kailangan maingat ka, lalo na yung tinatawag na nakakasakit sa kanila o nakakamatay. Opo. Pwedeng makamatay sa kanila. So dito sa amin, ang ibinabawal ko lang na number one na tanim or dahon na huwag mong kukunin is yung gimelina or paper tree. Huwag na huwag po nating kukunin yan. Yung iba, ang ano nila, ayaw din nilang lagyan niya ng mahogany. Kasi pwedeng mamatay yung alaga nating bulate, eh kawawa naman. Kasi sa aming observations, yung gimelina, since ako ay nasa construction, napapansin ko yung dun sa tistisan, di ba, tinatabas nila yung mga kahoy na yun, ginagawang mga furnitures, logs and furnitures. So dun pa lang, tinatangkunong ko na yung kumpare ko, eh, pare, bakit yung mga tao mo, pagkamilina, ang napapansin ko kasi pagkamilina yung kanilang tinitistis, nakatakip ang ilong. Pare, sabi niya sa akin, lumapit ka ron. At ang lumapit ako, masakit sa mata at saka sa ilong. So ibig sabihin parang may toxic content eh. So yun ang napansin namin. At ang laging sinasabi dun sa furniture, maganda eh kang gamitin ang milina kasi hindi siya binubukbok. So ibig sabihin pala, meron talagang ayaw ng mga insekto yung milina. Opo, may harmful na chemical yes. Para sa kanila. So yun ang naging basis namin na wag mong ilagay dun sa pagkain ng bulate or dun sa composting area yung dahon at saka kusot ng milina. Kasi marami pong nagkakamali dyan. Basta sinabi nila kusot galing sa istisan, ilagay na sila ng lagay. Hindi nila alam yung tinitistis minsan may halong milina. Yung pong cocolumber, yun ang pinaka-the best na ishalo dun sa ating composting area. So yan, iba-ibang klase po ang pagkain ng bulate. Andyan yung kakawate, andyan yung dayami, andyan yung dahon ng mga halamang ornamental. Pwede siyang gamitin. Katawan at dahon ng saging. Yung mga, actually, yung pong itinanim namin dyang saging ngayon, nasa siguro 500 na saging. So akala nung tao, nung mga ditag-tiga rito, na ba't daw ako nagtanim ng saging, eh upland area kami. Talagang napakahirap po ng tubig dito. Yan po yung number one na ni-resolve ko. Yung problema sa tubig. So from then, nagtatanim po kami ng ganyan na klase ng halaman kasi gagamitin namin yan sa susunod naming mga programs or projects. Ito yung paggawa ng kabuti. So yung dahon ng saging kasi isa sa mga materials para makagawa ka ng kabuti. Okay, so edible kabuti po yan. Ngayon, ang problema, yung mga dahon ng saging na yan na pinaggawa ng kabuti, saan mo ilalagay? So dito na pa pumapasok na naman, isa sa mga pagkain kasi ng bulate, yung dahon ng saging. At the same time, pwede rin yung katawan. So doon, itatambak mo lang doon sa tinatawag nating composting beds. Then pag na-decompose na yan, pwede mo na siyang anihin, ilalagay naman namin ito, yung mga na-decompose na yan, doon sa tinatawag naming refrigerator ng pagkain ng bulate. So meron kaming separate na lalagyan para sa pagkain ng bulate na na-decompose na. Kasi hindi namin pwede pong isama yung pagkain or yung composting area, yung bulate hindi namin pwede isama doon since pwede pagkabulok na. Kaya lang, ang composting area po namin, nandun sa loob, parte ng range area ng chicken. So pag nilagyan mo siya ng bulate, definitely, kakainin ng chicken yung bulate. Kawawa naman. Sir, yung pinaka-composting nyo, eh, may nakasamang manok. Tama ba? Yes. Andun po yung, I have 4 composting beds na iba-iba talaga. Kasi po ang nangyayari, kung isa lang ang composting area mo, at paano pag hindi pa nabubulok? Paano mong kukunin? So ang ginagawa namin, pag napuno na itong isa, antay ka lang. Opo. So, punta ka sa bed 2. Pupunuin mo na naman yan. After dito, hindi pa bulok yung number 1, puno ka sa 3. Okay. So, punuin mo uli yan. Paano sir, yung halimbawa, yung ipot pong manok dun is direct na sa composting nyo, di ba? Yes. So, hindi, kasi ang parang alam ko, pagka magpo-compost ka, kailangan tuyo. Yes, yes. No. Tuyo, pero actually, ang pagko-compost, yung iba kasi ginagamitan nila ng trichoderma. Pero dito sa farm, hindi ko talaga ginagamit yung ibang mga binibili.
actually natural process po kami, tubig lang. Tubig na non-chlorinated. Ganun ang ginagawa natin. So, itong bed 1, habang nagpupinupot na pagpuno na itong bed 1, dinidilig namin yan ng tubig. Hapon, mas maganda sa hapon kasi magdamag yan, nakababad sa tubig eh. Babad siya sa tubig. Pagka-araw, siyempre maarawan. So, hapon na naman, lagay ka naman. So, dito naman sa bed 2, pag hindi pa siya pinupuno mo pa lang, naglalagay ka rin ng tubig. So, hanggang di siya napupuno, lagay ka lang din ng lagay ng tubig, lagay ka ng lagay ng mga materials. Pagdating sa 3, ganun din, dinidilig mo na naman yung tatlo na yan. Pagdating sa 4, definitely bulok na ito. Tanong ko lang, ang composition mo noong vermin bed ay ano-ano mga kain mo? Paano mo ang composting mo? Paano yung pinaka-substrate? Ano yung substrate mo? Ang substrate ko, Doc, iba-iba. Kung ano po yung available namin dito sa farm, kung ano yung mga nalalaglag na dahon, yung mga tanim namin. So yan po yung mga ginagamit ko sa as substrate. Merong madre de agua, merong mulberry, mga dahon ng mulberry, meron naman ding dahon ng nyog. Ayan, yung iba, sawdust ng cucumber na nahihingi ko doon sa mga kumpari ko. Ngayon, tinatapon po nila sa akin eh. At tuwa naman po ako. Basura nila. Ang sinasabi mo, Reds, ang sinasabi mo, narinig ko kanina na bawal yung Jimelina, tama ba? Yes, no. Bawal na bawal yan daw. Yun yung Jimelina, paper tree yan eh, di ba? Paper tree. Yes, Doc, yung puti. Maputi kasi siya eh. Oo, palkata. Eh. Palkata yata. But anyway, may nabanggit ka rin mahogany. Yung mahogany, bawal din. Yun po yung sabi nila na iba, ayaw nilang gamitin. Although wala naman po kasi akong tanim nung mga yun eh. Mahogany at paper tree, ayoko talaga eh. Kasi po yung pong Milina, hindi po endemic dito. Malaysia po yan. Bawal yes, po yan Malaysia, sa mga water yes. areas. At saka mabilis po siyang lumaki ugat, isisirain po niya yung simento. Yung iba nga po natatakot sa nyug. Tingnan niyo ako yung nyugang ko ron, naka-ano yung simento, ba't hindi niya iniaangat. Pero subukan mo ako yung Milina. Reg, yung vermibed mo, anong size ng vermibed mo? 1 meter by 2 meters, Doc. Ah, okay. So marami kang so, ganyan. Yes, Doc. Mga 100 mahigit po, Doc. Okay. Pag napuno mo po yung isang bed, makakabuo ko pa dyan ng 10 kaban. 10 kaban ng fertilizer? Yes, 10 kaban ng fertilizer. 50 kilos po yun. So kung may 100 gallons, 500. Ibig mo sabihin, yung 1 meter by, ilan yun yung vermibed mo? 1 meter by? 2 meters, Doc. 2 meters. 2 meters? Makakakuha ako ng vermicast na isang kaban? Mga 10. Makakapuno ka po doon ng 10. Pag napuno mo siya, 10 ang makukuha. Pero ang taas ng bedding mo ay anong taas ng pinaka bedding mo? 2 hollow block, Doc, or 0.40. Uy, ang lakas mag-produce, ha? Yes, Doc. Kasi po, ang ginagawa po namin, lagay lang po kami ng lagay. Every month, naglalagay po kami dyan. Ngayon, nasa sa iyo na lang kung paano mo pabibilisin yung pag-ani. Kasi po, ang pag-ani, siyempre, mas maraming kumakain, mas mabilis kang aani. Ganun lang po yan. Ang problema, baka mamaya sumobra naman sa bilis ng pagkain, kulangin naman yung ipapakain mo. So, ang tinatawag po natin dyan, dapat marunong ka rin sa ratio and proportion. Ganun po siya. Hindi basta po nag-produce ka ng maraming bulate. Kasi pag marami na'y kumakain, wala nang kakainin yun. Lalayas naman po or mamamatay pagka hindi po naka-ratio. Kailangan talaga pag-aaralan po rin. Apo. Sir, saan mo natutunan itong tungkol sa vermi? Okay, sa meron po ako isang friend noon sa Rotary. So, in-approach niya ako, sabi niya sa akin, mahilig ka pala eka sa agriculture, sa pagbubukid, sa pagtatanim. So, ano yung ginagamit mong patat ba? Sabi niya, kwan ka ako, nagko-compost lang ako, binubulok lang doon. Tapos, yung nabulok, yung ginagamit ko ng pataba. Sabi niya sa akin, alam mo ba kay vermiculture? Hindi, kako, hindi ko kapisado yun. Ano ba yun? Ina-explain niya sa akin kung ano yung vermiculture. Sabi ko, hindi ko maintindihan eh. Mas maganda ipakita mo sa akin yung model mo. Titingnan ko lang kung ano yung ginagawa mo, sabi ko sa kanya. So, dinala niya ako sa kanila.
So, nung nakita ko kaya kong gawin, sabi ko, ano yung procedure? Ngayon mukha ko ituro yung procedure. Mas madali kong matutunan kasi nasa actual tayo ako. So, yun, natutunan ko po, nag-start po ako nung 1 meter by 20 meters siguro. Ganun kasi ang design ng DA eh. Pahaba, 1 by pahaba. Ako kasi binago po yung design, sigundo sa gusto ko na design. So, talagang maraming pagbabago doon sa disenyo ng bahay nung pagpapagos po ng pataba. So then, nung natutunan ko na yan, ba? Sabi ko, maganda palang gawin. So tinuloy ko po yan, nag-start ako sa tatlong bed, hanggang naging 17, hanggang 100 na nga po ngayon. Pero nag-start po ako sa only 2 kilos ng worm. Doon po ako nag-start. Yun po. Gano'ng karami na harvest mong African Nightcrawler? Architect. Sa amin po, meron po akong tinatawag na paanakan pero hindi pa po siya ganun kabilis na dumami kasi po hindi ko pa nabubuo yung aking kunehoan, yung rabbit tree. Kasi pag meron ka pong rabbit talaga, ang bilis dumami ng bulate kasi yung design po nung sa akin, ito yung bed, andito po yung kulungan sa ibabaw ng mga rabbit. So, mga siguro this year, i-open ko po yan kasi ang problema muna, nire-resolve ko po yung kanilang magiging pagkain. Tatanim po muna ako ng kakainin nila so para madali ang maintenance. Ganun po ang ginagawa ko ngayon. So dito po eh, masupplyan ko lang po muna itong aking vermibeds ng mga worm. Doon po muna ako nagpo-focus. Yung sa labas, hindi ko muna binibigyan sila ng ano, ng supply. Ganun po ng bulate. Amy! Yes, Doc! Nabanggit niya yung rabbit. Sa akin ngayon, meron akong architect, meron din ako ngayong yung vermibed at saka meron akong African Nightcrawler. Okay naman, direkta na yung pupo ng rabbit at saka yung mga natuyong damo, okay naman. Nag-load ako ng mga 10 kilos, mahigit siguro. Yun. Puno, napakabilis. Oo. Ilan po, Doc, ang inyong rabbit? Naku, maraming rabbit. Sa ngayon siguro, mga nasa 650 na yung inekyong mga babae. Hindi po pala dapat bumili. Nag-start. Ganun pala, napakarami. Kailan ka na po ni Doc Sosien, Doc? Pangarap ko po yung rabbit tree talaga. Magaling po si Doc Sosien pagdating ko sa rabbit tree. Kaya po, noong nakaraan, Kirby naman ang pinapakot niya ngayon. Architect, balik ako. Nag-harvest ka na rin. Ano nung ginagawa mo doon sa harvest mong earthworm at saka vermicast? Pwede bang pakiliwanag mo paano mo ina-harvest yung earthworm at saka vermicast? Yes, Doc. Pari sa amin po manual kasi marami na po akong ginawa na ano na setup ng pamamaraan para po ito ay i-harvest. Meron po yung isa, yung magkatabing bed. Lalagyan mo yung isa, yung isa wag mo nang diligan, lilipat. Lalagyan mo siya ng pagkain. Yung isa hindi mo na pakakainin para lumipat. Meron naman yung by net. Maglalagay po ako ng baiting system ang tawag po doon. Lalagyan ko ng net, yung net. Kaya lang pag iniangat mo yung net, nalalagot po yung mga ano eh, napuputol yung kanilang katawan. So, taas ang magiging mortality rate. Yung po yung nagiging problema ron. So, talaga naging effective po sa akin yung manual. Hindi po ba parang matagal yung manual? Matagal pero okay lang din naman sa amin. Okay lang sa amin. Kasi mas naaalagaan po yung ano, less stress po talaga yung bulate. Pagka yung manual ang ginawa kong procedure. Eh, kaliit lang naman no, isang bed. Napakabilis lang niyang anihin. Opo. So yun po yung nagiging procedure namin pagdating po dun sa pag-aani ng bulate. Pag-separate po nung aning dumi niya at saka yung bulate. Kasi pagka na meron po kasi yung lalagyan na galon, habang inaani siya, kinukuha nila yung bulate, nilagay nila dun sa galon na merong pagkain. So pagka naubusan nila yung bulate na ilagay sa galon, nakuha na nila yung dumi, lalagyan namin nila yung pagkain yung bed. Ibabalik nila ngayon yung bulati na nakuha. Sir, bali, ilang tao ang kailangan pagka isa lang. Tapos, naabot mo na maghapon? Ay, hindi naman. Mabilis lang yun pag-aani. Kasi isang bed lang naman. Saglit lang yun. At saka hindi po ako naglalagay ng maraming bulati sa isang bed. Kasi po naaapura kami. Masyado kang ma-stress. Uy, wala na ikang pagkain. Ba't lumayas? Yun ang nagiging problema usually po eh. Lumalaya sila pag walang pagkain kasi nga hindi mo na kayang supplyan. Hindi na siya ano,
Hindi na siya libangan. Sa akin po kasi libangan ang ginagawa ko eh. So para hindi ako ma-stress, konting bulate lang, 1/4 lang sa isang bed, okay na po sa amin yun. Pero dadami yun. Dadami yun, friends. Sandali yes, lang. Kasi, ito. Oh, kasi ang earthworm o yung African nightcrawler ay hermaphrodite yan. Yes, yes, Doc. Kalawang sex niya, oo. Lahat sila. Yun nga po, Doc. As a rule, pag marunong ka talaga, ang papaparami niyan, double number of 3 months, yun ang sabi nila. Yes, yes. Ganun ang, yun ang rule nila. So sa akin naman po, kinokontrol ko muna kasi yung pong substrate kulang pa kami. Ang amin po kasing lugar, upland, so talagang tanim po kami ng tanim. Eh, siyempre yung pag-aalaga, medyo may high maintenance pag nagkataon. Ang tao ko lang po, dalawa. Pinapractice ko sa kasi na konti lang ang tao sa bukid. Hindi ko po pinapractice yung marami kasi mauubos ka sa maintenance or overhead expenses. Ganun okay po. Okay. Sir, mamaya magpapademo ako sa inyo or hindi demo eh. Kasi alam ko magpaharvest. Harvest. Pwede? Magpaharvest. Wala sir, problema mamaya. May demo tayo kung gusto mo. Gagawin natin yan. Ililibot ko kayo sa aming composting bed. Ayun, nagayon nyo. Nagtatrapo na naman siya. Yung lahat ng basura namin ilalagay doon. Ah, so, okay. Ipon lang kami ng ipon. Pagka nabulok na yan, meron po kaming separate area doon. Ilalagay namin yung mga nag-decompose na yan. At yung doon sa isang lugar or lalagyan. From there, doon kami kumukuha naman ng pagkain, nilalagay namin every 2 weeks doon sa beds. So hindi ka nahihirapan pagkaganon po ang sistema. Kahit umuulan yan, nakakapaglagay kami ng pagkain ng bulate kasi mga shaded area yung mga lugar ko dyan. Talagang isinet up po talaga na merong touch of architecture. Para hindi Dok, mamaya makikita mo lahat yan. Ngayon yes. Medyo napapaisip ko pa, ano ba pinag-uusapan natin? Oo nga, excited na ako, Amy, na makakita. Opo. Excited na ako makita. Kaya nga, Doc, para po dyan, sa ating pagbabalik, eh, abangan nyo yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Ayan, sa nakikita nyo sa likod ko, Doc, papasok kami dito. Nandito po yung mga composting area sa kayong mga vermipet ni Sir Freds. Ayan. Wow! So, yan ba yung harapan? Ang ganda, linis ah. Linis, di ba? Sabi ko sa'yo, kakaiba itong farm na ito. Ayan si Sir Freds. Ano, Doc? Ito, dito tayo linis. Dito sa atin. Ang linis! Ito yung tinatawag nating basurahan. Ayan. Ang ganda! Basurahan. So, andito yung mga alaga nating hayop. Andito yung ating composting area, vermihatchery, aviary, vegetable garden, vermifeeding bed, yung livestock area, laboratory, mixing at saka threading area, at saka po yung practical work, tools and equipment. Dito po yung lugar na yan, sa basurahan. Ayan. Basurahan, wow. Basurahan, Doc. Vegetable garden. Ayan, dito po tayo ngayon. Ito, papunta tayo. Ito yung aking trial area or testing area po dito. Yung lugar na ito. Dito po tayo dito. Ayan, makikita nyo dito, meron tayo tinatawag na suite. Ano to, sir? Sweet. Lalagyan po ng tubig yan. Kasi yan, isa sa mga solution ko dahil upland area nga tayo. Ang number one problema namin dito is water. So ito yung isang solution. Sweet. I have more than 100 sweets. Nakapaligid po yan sa ating bukid. Ayan. Ano? Ayan, sweet. Mayroon siyang tubig. Yung tubig dyan, non-chlorinated. Galing yan sa swimming pool. So hindi problema tubig. So yung swimming pool naman, ang pinapampiyan ng solar. Di ba? So green energy. Yes. Ito, yan may mga. Dito yung ating yung papaya, seedling papaya namin, ito. So yan, itatransfer naman namin doon sa sagingan, sa ibig pinusag. So yan. Ito yung dinisayin yung isa rito. Okay. So ito yung ating nursery area. Ayan, makikita nyo dyan. Andyan yung, ito yung composting bed natin. Ayan, yung mga bulukan. Ayan. So sa bulukan, meron akong tinatawag na sprinkler system. Ayan. So, okay. Ang gamit natin dyan ay recycled people. Recycled material. So, dinidilig kasi natin yung bulukan para mabulok eh. Tingnan nyo sir, Doc. Lumalabas yung tubig dun sa nozzle. So ang nozzle natin na ginamit ay recycled din. Recycled na nozzle, yung po yung mga mineral water. Ayan, kinonvert ko na lang dun sa mga hose na hindi na ginagamit sa CR.
yung mga sirana na hindi makapag-inabangan, napakinabangan pa natin. So kanina po, pinapakita sa atin, Sir Freds, yung kanyang basurahan. Ito kanina, eh, nagpaano na kami dito, nagdilig na kami. Habang ginagawa natin itong interview, no? Papakita ko yung pandilig ni Sir, yung sprinkler niya. Ito. Smart water system ng PTI. Ay, maabot pala dito. Ang gamit niya po ay mga bote ng mineral water. Used mineral water. Tapos ayan, yung kanyang composting. Yes. Composting area. Apat yan na malalaki. Ang size niya, mga 5 meters by 8 meters. Opo. Doc, nakikita mo ba sa loob ng kanyang composting ay merong mga manok at gansa? Gansa ba yun, sir? Tama ba ako, gansa yun? So, yan yung posting bed, apat siya. So, yan. Ayan, Doc, may bubong. Okay. Range ng chicken. Ito yung range area ng chicken. Nilagyan ko siya ng 100 nyug. Maliit lang po ito, nasa 800 siguro, square meter. Pero nilagyan ko siya ng 100 na nyug. So, nagtatanim po ako ng nyug, 100 per year. So, for 4 years, per year yan. So, 100 per year, 100 ngayon, last year, ganun, 100. So, pagdating mo sa 4th year, aanihin mo na yung 1. So, dito po, Doc, sa advocacy ko na nyug, dalawa ang inaani. Ang inaani po namin dito, talbos at saka yung bunga. So dito po okay. Na-confused sa tiga UP Diliman eh, tsaka yung Rodos Panos, nagtatalo sila eh. Bakit daw ang tanim namin ng nyug ang lalapit? Kasi po isang dipa lang eh. O yan po, ang lalapit oh. So ang maganda po rito sa malalapit na tanim, nagiging lilim yan ng mga ruminant animal, gaya ng manok, ng gansa, ng bibi, ng pabo, andyan sila, gustong ko sila dahil malilim. Pero hindi po ba yung nagkakaroon ng problema para dun sa mga nakatanim naman ng nyug natin? Hindi, ma'am. Kasi dito, ito sir, hindi ko palalakihin. Ang aanihin dito, ubod. Di ba? Kasi pag ubod, papatayin mo siya. Ngayon, pag inaanin mo na siya, maglagay ka na naman ng bago dun sa pagitan. So, yearly yun, tuloy-tuloy, walang tigil. yun ang maganda. Ang liit ng area, sir. Tignan mo ha, walang nagbe-venture yan, pero ang mahal ng ubod ng nyug. Magkano ang isang kilo? Siguro 200 per kilo. At yung isang... So, yung ubod ng nyug, isang beses lang harvested, mamamatay yes, na yung puno, di ba? Yes, Doc. Ang maganda na napapinabangan ng mga hayop lilim. Tapos, Doc, yung dahon niya, pwede ipakain sa kuneho, pwede sa kambing. Yung dahon. So, wala kang problema sa pagkain ng hayop. Tama. May lilim pa yung manok. Ang dami niyang gamit. Very small area, Doc. 800 square meter lang. Ando po siya pa ng kanis. Okay, maganda. So ito yung animal shelter. Andito yung mga ruminant. Dati nag-alaga akong kuneho. Pinagsama ko yung kambing at kuneho. Pwede. Yan. Andyan yung mga kambing. So yung pupo ng kambing, napupunta sa ilalim. Opo. Pero hinahainan lang namin siya ng pagkain. So ang purpose talaga namin dyan yung pupo niya. Kasi nga problema namin dati yung animal manure. Mm-hmm. So nung nagkaroon kami niyan, hindi na namin problema. Dati lumalabas ako, kumukha, bumibili pa ako. So ngayon hindi na. Kinukuha na lang namin. Yan na lang po. So dito, ayan yung mga nyug. Makikita mo, ang dami. Malaki na ito, ang laki na ang upo niya. Siguro, ito, hindi mo mabubuhat pag kinuha mo yung ubod niyan. 3 years pa lang, ha? 3 years! Ay, wala pa yata 3 years to, ano? Kasi ano ba to? 2015. Wala pa ito, no? Kailan ko lang tinanim ko. So, alam ko, wala pang 3 years yan, no? Laki na nito. So, pagka pinutol mo yan, tanim ka na naman sa pagitan. Ha? Hindi siya sayang. Tawag mo yung mga winawalis natin, ma'am, na ano, na tumi ng mga kawayan. Yun, dadalim nila sa bulo ka ngayon. Apo. So, walang saya. Huwag ka magsusunog. Mm-mm. Huwag na huwag magsusunog. Okay, so dito, may camera tayo. Ito na yung ating feeding beds. Yan, ito, Doc, feeding beds po ito. So, yan. Ito, andyan yung palapa ng nyug. Ginagamit naman namin sa construction, panggatong ng mga tao pagka nasa kapag site sila. So, dito, kaani lang ito, pero nilagyan na naman namin yung Doc, nakikita nyo po. Ayan, Doc. Yes. Ito ang kanilang mga vermifeeding feeding bed. Ayan. So, may mga numbering ko. May number po. Napaka-organized ng farm na to, sir.
Tama, sir. Ito yung dahon ng niyo. Gusto ng update. Oo. So, hindi mo problema yung pagkain. Yan yung sila. Sir, naglalagay ka pa ng feeds dyan, hindi na? Oo, hindi ako gumagamit ng feeds. May mga nag-inspection kasi sa amin. Opo. Matatanggal na kami ng lisensya. Kaya puro ano talaga. Ayoko talaga. Mula noon, di ako gumagamit yung mga na kami, nag-divert na. Pero maganda naman po yung mga tindig eh. Parang mas okay pa sa kanila eh. Yung mga manok ando nung nangingitlog ayun. Opo. So ano yung mga native? Native. Minsan magugulat ka lang, may mga bababang mga kiti. Mm-mm. So, nakaano na siya. Namisana pala. Hinahayaan mo lang. Kaya mo sila. Nag-aaway pa sila. Ito naman isa, lagyan natin. May mga bingala, may mga iti kayo. Sama-sama sila rin. Ito yung range area nila. Grazing at saka range area nila. Opo. Pero yung lilim nila yan, may pakinaba. Ubod. Kumikita po kayo doon. No, po. Sir, again, ano po yan? Tricantera. Ito nag-resolve sa akin sa pagkain ng hayop. Nagsimula doon ako sa tatlong cuttings lang. Tatlo lang binigay nung ano yun, advisor ni Erap natin. Apo. Pinarami ko. Na ngayon, 1,000 na. Ah? Tanim ko nito 1,000. So, tingnan mo doon ito ah. Ang sabi ko sa CLSU noon, magsabi ka ng hayop na kumakain ng yung napier. So nasabi niya 6 yata hanggang 7 lang eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko to halos 20. Kumakain. O sige, ikaw magkakasumagot. Ikaw ang sasagot sa tanong. Kung dapat ako magparami ng napier or ito. Kasi pati estado kinakain ito. Oh. Alam ang process. Diretso na lang po, opo. Oh, mataas ang protein yun eh, ang protina mataas. Ito daw pumasok kami dito sa composting bed nila, sir. Yan. Kakain. Mga native chicken daw, pati kiti. Chicken sa. Wow. Kakain mo. Oh, nagluto ba ako? Ano naman yan? Kinakain din nila yan. Ay, sir! Mga native na baboy ito. Oh, wow. Mga baboy ramo. Wow, okay. Pateti. Tsaka walang amoy. Nalaamoy ka ba? Wala, malinis na malinis po dito kasi sa farm ni sir. Ipa, ang adok niya ng kanilang bed. Ipa. Kinain na po nila. So, meron pa lang kami, yung konting kambing at saka ito po. Ito kalalagay ka sa anilang mga ay! Kambing. Ito ang aking aviary. Opo. Aviary. May pagong doon. Later, may umbi pa riyan. Yan sila. Aviary po. May mga guinea pigs. Oh. So tingnan mo daw ito, ano to? Dahon na saging. Oh, banana leaves. Pero sabi ko saging magparami ka. Opo. Ganun din 'yon yung Madrid aqua. Oh, kakainin mo 'yun. Tagal ako ko nito. Dok, ang dami nila. Ano yan, Amy? Hamster. Guinea pig pala, hindi hamster. Oh. Ang dami! Ang cute na nandang! Ang ganda! Bagong panganak mo yata ulit. Oo, oh, cute! Ay! Gawa may mga pagkain, ano? Opo! Dok, ito ulit, Tricantera. Tricantera. Ginakain din nila. Magkakasama ko pati po yung aming po mga kalapati. And then, ayan, mga kalapati. Tapos may pagong po sa dulo. Tapos sir, mamaya nandito na tayo sa ano, Vermi Hatchery. May paanakan. Ah, okay. Para akong pumuntang Manila soon. Oo nga. Doktor, nag-ano tayo ng pag ano, ani po. Yan. Tinamod ako itong aming bulate. Ang dami. Dami. Meron silang pagkain, Dok. Nilalagyan namin ng pagkain. Oo. Oh. Kasi para hindi ma-stress. Isang box lang po ito, Dok. Okay. May isang sir, anong size po na itong box? 1x2 meters. Ito yung 1x2, Doc, na sinasabi ni sir kanina. Yung ilalim niyan, ano, simentado rin? Simento, Doc. Ah, okay. Ayun, oh. May pagkain sila, Doc, kaya hindi sila na-stress. Yan yung wala sa libro. Yung vermi bed niya, wala siyang outlet ng tubig para lumabas ang vermity? Doc, controlled ang tubig.
Actually, pag nagdilig kami sa surface lang, bawal mapunta sa ilalim ng marami. Huwag mong didilig okay, na malulunod marami. Kasi magpuputik siya, Doc. Magpuputik. Oo nga. Habang nagpapakain ka, ano, nakaani ka naman, Doc, pupunta tayo dun sa tinatawag nating storage area ng mga kanilang ani. Opo. So, pwede lang i-dispose ito for sale. Okay. Ito yung vermicas. So, ito na, Doc, yung aming harvested vermicas. Yan. So, pag may bumibili, sako kami, saglit lang. Available anytime. Ito yung naaani, Doc. Ito yung bakante, nilalagay at pinupuno namin. Ito yung mga nabunok galing doon. Opo. So, ini-stack namin dito. Every 2 weeks, naglalagay kami dyan. So, maski umuulan, tingnan mo, tuloy activity. Hindi kami nahirapan. Opo. Yan ang setup. Yung iba, hindi naglalagay kasi. Amy, magkano ang benta niya ng vermicast? Benta namin ng vermicast, napakababa lang, Doc. 10 pesos per kilo compared to 50 pesos per kilo sila. Bakit mababa yan sa inyo? 10 pesos lang. Kaya nga yung isang bag sa amin, that's 500. Ah, oh, bakit po? Eh, ma'am, ganun kami. Tapos, sir, ganun kami. Kaya pinapakiyon. parang pamigay itong presyo, eh. Saka alam mo, Amy. Amy, alam mo, yung mga iba, yes, yung mga vermicast nila, sa iba, yung vermicast nila, may daya. Eh yan, palagay ko, mga vermicast talaga yan. Pure, Doc, pure sa amin. Hindi ako naghahalo, sir. Maski kaya tingnan na nila, ipa-analyze nila, wala kami. Wala kami halo. Napaka-puro. Yung mga, kaya nga, Doc, nagbabalikan, Doc, usually yung aming mga client, mga customer namin. Nagbabalikan. Kasi nga yung outcome eh, yung doon tayo magtatalo sa outcome. Yes. Talaga pinaglalaban nila. Kasi nakausap po namin, ang bentahan po talaga is 35 pataas. Opo. Kaya yan. Adok ha, nakita mo naman. Ako nagpunta na dito, Doc, si ni Carol Perlas din eh. Inisa-isa niya, inaamoy niya. Pagdating sa dulo, naka-thumbs up sa akin. Pero hindi ko naman siya kikala. Okay. Kilala niyo naman siguro, Doc, sa Invitanor Perla. Yes. Yan, pinulutan niya lahat. Naamoy. Pagdating sa dulo, nakaganon. Okay, so dito tayo, Doc, sa yung na-harvest na natain ng bulate. Yan naman, na-harvest na pagkain ng bulate. Uh-huh. So madali lang intindihin. Nanggaling ito, Doc, sa kitchen. Oo nga. Sa processing. Ito ngayon yung refrigerator nila. Ito yung refrigerator nung pagkain ng bulate. So dito storage nila. So ang tawag ko rito, refrigerator. Mm-hmm. Dito naman, for disposal. To dispose. Opo. So yung kitchen, andun tayo kanina. Ito naman yung dining. dining na sa... Dok, nako, pagka nakita kayo ni Sir, nako, marami kayong mapag-uusapan din. Oo. Samahan mo ako pag bumalik tayo dyan. At saka, Amy, pwede nating i-feature yung mga ibang animals niya. Opo. Naka-organize yung mga kumata. Ayoko na makana. Masabi nila, ang very hard ng organic agriculture ng testa sa ayon sa Tiara ito yung koksyon ito yung kanilang part pero para sa akin ito produce organic fertilizer opo bulati siya opo mga cartoons ang ginawa ko para medyo kakatuwa ay family sir kayo na rin po ang nag-design yan opo. So halos lahat po na to sa farm nyo ay kayo talaga sobrang on po talaga kayo. Pati ito, ako na nag-design nito kasi maraming mayayaman sa kapanood ko. Nila alam, saan ko daw kinuha to? Gawa namin ka. May sistema ko rin. Mabilis. Opo, mabilis. May walter lang ako sa akin. So ito yung miracle. Ayaw, magic. Magic. Magic plant. Ay, papasok po kami ng composting bed po. Ayan, meron pa pala isa. Bago kami umalis. Kita mo, ito yung mga kusot. Ayan. Mga kusot yan, andun yung ipa. Hindi pwedeng pagsama-sama. Ah. Segregated lahat. Ito na may dayami. Ha? Opo. Kasi kailangan ng estudyante, alam nila kung nasaan yung mga dami natin. Ayoko organized naman. Talaga dito sa farm na to, Doc. Okay. Ayan. Doc, papalabas na kami dito. Oo nga. Sir, tatapusin na natin itong episode natin. Marami tayong natutunan, marami tayong naikot. Dami tayong napuntahan dito. Talagang nag-e-enjoy po ako. Sayang talaga, Doc, wala ka dito. Oo, babalik tayo dyan. Babalik tayo.
Ayan mga ka-agree, natapos na nga natin ang tour dito sa Farm Villegas. Maraming maraming salamat po ulit, Architect. You're very much welcome po dito sa farm. Marami po kami natutunan at talagang na-enjoy ko po yung tour dito. Doc Sosi, yung mga vermin niya, napakadami. At napaka-organized talaga yung farm na to. Talagang pinag-isipan. Maraming salamat, Architect, at napakalawak pala ng organic agri mo dyan. Welcome, Doc. Basta ikaw. Anytime. Sir, any last word or advice or encouragement po para po sa ating mga kasamahan na gusto din pumasok sa pag-vermi or organic farming? Okay, sa lahat po ng ating mga kasama, mga kamagsasaka, mga advocate ng organic farming, sana po yung iba na hindi natin alam, mag-share-share po tayo ng ating nalalaman para sa lahat po ng gagaya po natin, mga advocates well-equipped pagka pupunta sa ganitong venture. So, kasi po, ang sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power eh. Pagka ikaw ay kulang sa kaalaman, mahihirapan ka. Sabi nga, pero pag ikaw ay well-equipped sa mga kaalaman tungkol dito sa iyong gagawin, eh talaga naman na pwede kang pumalaot at pwede mong sagupain lahat ng alon, sabi nga. So, for the last word po, go organic! Yes! Thank you po okay, ulit! Po. At Doc Sosi, maraming maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga ka-agri na nanonood sa atin. Hanggang sa susunod po, ito po ang Agri Ako Dyan! Agri Ako Dyan!